Maganda po na mga ngiti nyo. Alam ko pong marami po tayong patutuo ngayong umagang ito. Amen! Amen! So, tinatawagan ko po yung mga kapatiran po natin na hanggang magpatutuo sa ginawa ng Panginoon sa mga buhay po nila. Sino po ang maunang magpapatutuo sa araw na po ito? Okay? Si Brother Alfred? Amen po ba? Amen! Mukhang malungkot po kayo. So, muna po nagpapasalamat po sa Panginoon na even though na pinuntahan kami ng kalaban sa trabaho namin kasi in the first place, yung company namin hindi pa yung napapasok for the 9 years. Pero nung at that time talagang pinasok kami, nandun kami sa loob ng maliit-liit na lugar na hindi talaga makita. Nung ba ako naabot? Nung ba ako naabot sa mukha ko? Hindi ko na-expect na gaganon pala yung mangyayari. Yung kaba, tapos yung kasama ko, parang nakikita ko na lahat sila, yung takot na takot, yung parang nanginginig na hindi ko maintindihan, calming na lahat. Pati na alam nyo ba, sinabi ko sa kanila, alam nyo ba, huwag kayong mabahala. Huwag ko mag-pray lang po kayo kasi siya lang po makakatulong sa atin. Alam niyo ba, dinaanan, alam niyo ba nung nag-pray kami doon sa loob ng Konjam, doon kami sa dalawa kami, Sister Celine. Dumaan yung immigration pumasok sa amin, nag-pray kami, hindi nga kami narinig. Talagang na-bless ako nun kasi hindi ko na-expect yung immigration, pumasok talaga siya na inakit na sa taas, inakit sa baba, inakit sa trabaho namin. Doon kami, hindi kami nakita ng migration. O yun po yung papatunay, ayun po yung papasalamat sa Panginoon na hindi pa po tayo ka-umuwi ako. Kala ko nga hindi na ako makakarating ngayon dito eh. Talaga po, alam niyo po ba, na pagpunta ko po dito, short ko na lang, hirap po talaga. Alam niyo, swerte po yung mga malapit dito. 3 rides po, papunta po dito ako. It takes an hour before I go here. Tapos isasabihin ko na rin po sa inyo na hindi pa ako na pumunta sa ibang channel. Kasi parang sinabi sa akin, bro, hindi na po ba kayo nagsisimba? Hindi po kasi last Sunday, invite pa ako ng embassy. So, invite pa ako doon, nagpawit pa ako. Hindi ako umawit doon sa kanila. Invite po ako. Pero, inadala ko yung pangalan ating New Life Church. Ito yun na, hindi ako lang. Tapos, ito na lang po masasabi ko for the last time saying, so don't ever judge or what na, never judge. Until you came, came time for refreshing and then your shoes. Ibig sabihin, yung wag muna kayong magsalita na ako ay hindi nagsisimba, na doon daw ako sa kabila. Actually, nagpaalam po ako kay pastor. Kasi mahirap. Hindi kasi, masakit po yun eh. Matagal ako nagtitiso dito sa New Life Church. Tapos sasabihin sa akin eh, isang ganun lang, Alfred, wala ka na doon. Ano ka na daw, doon ka na sa kabilang channel? Ha? Ano to, beach showbiz? Hindi, yun lang. Nagpapasalamat lang po ako dahil nakaharap po ako sa inyo. Kasi delikado po talaga ngayon sa amin. Talaga yung iba nga, hindi na lumalabas sa amin doon. Pero ako, still, nandito pa rin po ako sa inyo. Praise the Lord. Napaganda po ng testimony ni Brother Alfred. Baka hindi siya nakita ng immigration dahil nandun siya sa pasulok-sulokan. Praise the Lord. Kaya nandun po yung biyaya at patnubay ng Panginoon, Brother Alfred. Pero ito po masasabi ko sa iyo, Brother Alfred. Kahit makalimutan mo kami, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Amen. Hallelujah. So, sino pa ba ang susunod? Papasalamat po ako sa Panginoon dahil po nakakating Pastor Poga sa
invite si Pastor Don ng Masay at talagang gilipin siya ng Panginoon dahil ngayon lang siya napunta rito sa Korea. Nalasan pa siya. Salamat sa Panginoon at salamat din sa Panginoon sa biyaya na nakakalobin sa akin sa araw-araw at sa kalakasan sa akin trabaho. Kailangan po ang pinapasahan ko sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puto nga po, pastor ni sa Pilipinas daw, ni Brother Arthur, ang ating pagturo. Sabi ko kay Brother Arthur, iniisip ko, sabi ko, Brother Arthur, kung mas gwapo sa akin ng dalawang paligo, huwag na. Pero dahil lang ito kung isa lang, okay. Praise the Lord. Biro lang po yun, pastor. So, pinatawag ko, sino ba po, mga kapatid? Ah, si Brother Sister Lani. Happy birthday kayo. Let's begin. Magandang umaga po, una po sa Panginoon at sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi na-celebrate ko rin po yung birthday ko ng Webes na kahit na po simple siya, pero puno-puno ko ng pagmamahal dahil yung effort po ng mga kaibig na mga kasamahan ko ay sila po yung gumawa kahit na masyado po kami busy ngayon dahil okay-okay po kami ngayon dahil punong-puno po, masyadong marami. Tsaka sabi ko nga, huwag na kayo maghanda kasi tama na yung magluluto lang ako ng pansit. Sabi niya, hindi maaari yan kasi mahal ka namin kaya gagawa kami ng parang para maihanda. Ma-celebrate natin yung birthday mo. Kaya yung effort po nila talagang sobrang ganda, hindi ko naman po expected na bibigyan po nila ka ng ganun ka-special dahil sabi ko nga hindi naman ako ganun ka-ano sa kanila, ka-close. Pero sabi ko nga, siguro ang Panginoon po talaga ang pumili sa kanila dahil yung mga message po nila talagang nandun din po yung thoughts ng Lord na sabi ko sana po matouch din po sila na madala ko rin po sila dito dahil medyo ngayon po natatakot po sila dahil nga yung hulihan tsaka medyo marami po. Mag-request din po nga sila na kung maaari daw nga po ay magtaypad po tayo ng extension doon sa kuchon para po. Sabi ko sa kanila kung hanggang hindi pa, sana siguro hindi pa, pero pag-pray na lang po natin. Tsaka salamat din po ako sa Panginoon. Dahil kahit na po, sunod-sunod po yung problema ang dumadating sa akin, ay nandito pa rin po ako nakakatayo at nakakalapit sa kanya. Dahil talaga pong hindi ko po mawari sa sarili ko na talagang hindi po natapos simula nung nag-commit po ako sa kanya. Dire-diretso po yung trials na ginagawa niya sa akin hanggang sa ngayon. Pero dinadaanan ko na lang po sa kanya na siya na lang po ang bumabay sa akin dahil sa kahit po nag-iisa po ako doon, talaga naman po napakahirap po dahil masyado po malayo dito na wala po akong matakbuhan talaga ni isa doon na pwede ko po makausap. Tsaka sabi ko nga salamat din po dahil may mga kapatiran ako nagdadasal sa akin dahil talagang hindi ko rin po makaya minsan dahil tao lang din po kung mahina. Pero sabi ko, nagpapasalamat din po sa mga kapatiran na talagang nandiyan po na nakikinig at binibigyan din po ako ng support up. Tsaka ganun din po sa mga blessings. Papasalamat din po ako sa Panginoon dahil until now talaga namang kahit na medyo may kahinaan po yung factory namin, meron pa rin po kami pasok at tsaka sa ngayon po nagbo-bloom na naman doon na naman po ako na pupunta lang po dito magsisimba mamaya po alis na naman po ako papasok na naman po ako kaya sabi ko sobrang din pong blessing yung binigay niya sa akin dahil hindi ko rin po inaasahan na sa pag-commit ko sa kanya ganito rin po kasaya yung nararamdaman ko kahit na medyo pagod sa trabaho pagod sa biyahe, pero nandun pa rin yung kalakasan. Papasalamat din po ako sa mga tao, sa mga
music ministry na kahit na hindi po ako nakaka-jump sa kanila, eh, nandun po yung kanilang pangunawa dahil sa schedule ko po talaga. At ganun din po sa mga taong kasama ko sa panahon ng aking pag-ulan. Salamat po.